Kinababahala ngayon sa Baguio City ang mabilis na pagtaas ng kaso ng dengue. Sa huling datos, 1,650 na ang kaso sa lungsod. 87 dito ay naitala lamang sa pagsisimula pa lang ng buwan ng Agosto. Kaya naman, mas pinaiigting pa ng Sanitary Division ng City Health Services Office ang denggera. Ito ang kampanya ng lungsod sa pagpuksa sa mga pinamumugaran ng lamok. Ang problema, tayo yung pong mga, if I may, front lines. Kasi ikaw na mismo ang lumalaban. Pumupunta sa mga breeding sites ng mga lamok. So once na nagat ka doon, hindi naman natin pinagdarasal na hindi sana, yun ang possible ikaw ang may infect. Instead na ikaw ang tutulong, ikaw ngayon ang tutulungan. Ikaw ang mga ngailangan. Kaninang umaga, nagatid ang grupong Apache na aabot sa 200 denggera kits na naglalaman ng lotion, tubig, alcohol at kung ano-ano pa para sa mga sanitary division personnel at ilan pang mga volunteers. Tumutulong na kami noon pa sa mga dengue operations. And right now, dahil na tumataas yung dengue cases natin, we would like to help also. But of course, aantayin namin kung anong sasabihin ng Baguio Health Department kung paano kami makakatulong. And I think right now, meron silang denggera. Yung mga breeding sites ng mga mosquito, itataob ng mga volunteers. And yung mga volunteers na yun, naisip namin, why don't we get a bag, yung katsa, tapos lagyan lang natin ng tubig, biscuit, candy, at saka off lotion para meron silang dala-dala pagpunta nila dun sa mga barangay. Napakalaga yan, yung tulong galing sa ibang iba't ibang organization. No? For one, that can boost the morale. Kasi yung ating mga empleyado, wala naman tayong binibigay dyan. Even yung transportation, yung merienda, and everything, wala pong binibigay ang city. That's a voluntary, ano. Kaya it helps very much yung mga binibigay ng mga organizations. Meron silang Project Denguera, we would like to take part. May laman din itong mga information education materials para sa pagpapaalala sa mga barangay ng 4S. Sa datos ng City Health Services Office, nangunguna ang Barangay Irisan sa may pinakamaraming dengue clustered cases. Pumalo kasi sa 51 ang mga clustered cases ang naitala sa barangay. Sinundan ito ng Bakaking Norte sa datos na 40, parehong 31 naman sa Asin Road at Camp 7, at 27 sa City Camp proper. Dalawa na din ang namatay sa lungsod dahil sa dengue. Isa rito ang 10-taong gulang na lalaki sa City Camp at 28-taong gulang na babae naman sa Luwakan. Sa kasalukuyan ay nasa above epidemic threshold na ang Baguio City dahil sa 72% na pagtaas ng kaso ng dengue. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.